Ako po si Jeremy Pactora. Yeah. Sa Facebook po pangalan ko Jepang. So bali hindi po ako ng public apology sa Muslim community sa ginawa ko kung ano, sa pinagsama phase 2 pati na rin po sa Marlica. Tsaka sa ibang lugar sa Mindanao sa Pasilan. Narinig yun, humingi na siya ng tawad. Sorry, no? Nag-public apology na siya. Napanood ko to sa Facebook. At sige, pag-usapan natin yung pag-apak niya sa Quran. Bali dito naalala ko sa video is hindi niya talaga ginawa as in yung picture na yon na inapakan yung Quran. Yun ay kinuha-kuha lang niya kung saan-saan, Google o whatever, na picture na kumakalat na inapakan yung Quran. So, shinare niya na akala ng iba, siya ang gumawa. Anyway, hindi sa pinagtatanggol. Pero sa totoo lang dito, marami tayo pag-uusapan patungkol sa ano, sa bagay na ito. Yung isang araw pa ito sinisend sa akin na reaction video. Pero nagpahinga muna tayo ng Friday at Sabado. At ngayon Linggo, inshallah. Alhamdulillah, at bigyan natin ng time. Sa totoo lang, yung pinanood ko itong video sa bandang huli, may binention siya kasi naiintindihan ko din yung ibig niyang sabihin. Naiintindihan ko kung paano nagsimula. Kasi mukhang kasali siya sa, alam mo yung parang online, mga rambulan, no? Ano yung dating online na narinig ko, rambulan? Yung may isang nagmumura-mura doon, pinagmumura niya yung mga Muslim. Meron itong Muslim or Christian debate na mga GC ganun, mga debate daw. Pero sa totoo lang, hindi yung debate eh. Nagsisiraan sila doon, hindi dapat debate ang tawag doon. Or hindi dapat Muslim and Christian debate or something. Yung mga ganyang grupo, napaka-rumi sa totoo lang. Dati, ginujoin ako sa mga ganyan. Umaalis agad ako. Walang kwentang group dyan. Mag-waste ka ng, magsasayang ka ng oras. Tama ang Islam, tama ang religion ko. Wala nang pagdududa. Hindi ko na dapat tignan ang opinion ng iba para malaman kung may mali pa sa aking religion. Dahil Islam is perfect, Muslim are not. No? Ang Islam ay perpekto, ang Muslim ay hindi. Kapag nagkamali ang isang Muslim, i-blame mo siya, wag ang kanyang reliyon, ang Islam. So yung pag-apak yan, yung ganitong picture na apak ng Quran, total hindi naman siya ang gumawa. Pero at least may matutunan tayo dito, yung ginawa niyang ganyan, alam niya na mauhuli ang sino man gumawa ng ganitong klase. Ay talagang hindi pwede laro-laro na basta akala mo hindi ka huhulihin o walang magagalit na Muslim. Bali na gets ko, parang gawain isip bata yung grupo na yon na kung saan nagbabasagan sila, nagtitirahan sila ng mga, nag-iinsultuhan sila, no? Yung mga Muslim, ano, alam mo, kasalanan din ng mga kapwa din natin ng mga Muslims na kasali sa mga ganitong klaseng grupo ng mga bata siguro. Kasi naalala ko din, sa tulong, yun din naiisip ko pagkatapos ko panoodin to eh. Si Jeloy Yam, yan, isa sa taga-subaybay natin na solid. At may dinagdag din siya sa sinabi niya, isali mo na din, discuss mo about sa page na ginagawa ng ibang Muslim and Christian debate. Di naman debate at matino kung, tiyan mo, kung di pagbabastusan lang ng reliyon. So yun ang ginagawa nila sa loob ng GC. Na makikita mo, totoo nga, alam ko yun, naintindihan ko yun doon sa last na sinabi niya. Na kumbaga mga gawain na parang mga teenager, mga bata. Sa loob ng grupo na yun, nagsisistihan sila, nag-aasaran sila ng mga gawain nila, reliyon. Si Cristiano, asarin si Muslim, paluhod-luhod kayo, ganyan, limang beses isang araw. Basta kung anong may isip na kalokohan, hindi kayo kumakain ng baboy. Ito, baboy, gusto mo, imbitahan kita. Something na ganun. Tapos si Muslim din naman is aasarin din si Cristiano. Well, doon sa loob, hindi naman sharing ng knowledge yun eh. Hindi yun pag-ihilahan sa katotohanan. Hindi, ano yun, laro-laro ang nangyayari doon sa mga kabataan doon sa loob ng isip bata eh. Tapos, pag may nangyaring napikon na itong mga Muslim na may Kristiyano nag-post ng ganyan, na Quran na inapakan, i-screenshot nila, ilalabas nila sa group na yan, ng kalokohan na ginagawa nila sa loob ng group, ilalabas nila, tapos ipopost nila yung profile at yung mga sinabi niya, yung mga caption ng Kristiyano na ito. So ngayon, pag napikon na sila doon sa grupo, hihingi sila ng tulong sa mga kapwa niya ng Muslim. Ipopost nila sa social media, magpapasikat na ito si Kristiyano, ginahinto ganyan ang Islam. No? Para managot. Samantalang, yung kalokohan lang nila na yan, dapat nasa loob lang yan ng grupo, ng page na FB na yan, naiwan ko. Na doon lang sila nagsaaasaran. Ngayon, pag napikon na itong mga Muslim, magaling maglabas na mga ginagawa nilang kalukuhan doon. Meron pa nga siyang minention sa akin. Sabi niya, mas marami doon puwapatol na kulang sa kaalaman na Muslim. Muslim din ha, at sinasabayan ang kabastusan ng iba. Pinakabastos at pinakamangmang, mangmang ko nakita ay yung Muslim na binabati ko si Prophet Jesus. Hindi niya kilala si Isa. So
So baka naintindihan ko din may nangyayari doon sa group na siguro binabastos nila si Jesus porket akala nila si Jesus lang is para sa Kristiyano na hindi alam nitong Muslim na malaki ang karespeto dapat natin sa isang propeta na si Jesus, no, Isa sa Arabic, na hindi ka pwede maging Muslim hanggat hindi ka maniwala at tanggapin at mahalin at sundin si Jesus bilang propeta ng Allah at mensahero. Isa sa haligi yan ng Islam. Doon sa anim na haligi ay pangatlo, pang-apat yan doon sa may maniwala sa mga propeta. So bilang Muslim, kailangan mo maniwala sa propeta. Lahat, simula kay Adam hanggat sa kay Prophet Muhammad, peace be upon him, halos 25 sila na mention sa Quran, at kasama doon si Jesus. So paano ka naging Muslim kung pinagmumura mo si Jesus, minamaliit mo, binabatikos mo? Paano ka naging Muslim? So ito, mga sumasali nga doon, mga kulang sa kaalaman na ginagayunto nilang, hindi nila alam na sarili din natin paniniwala is binabatikos at binabastos din nila sa grupo. So hindi mo din masisisi itong Kristiyano na kulang sa kaalaman, na buwabawi lang din, no? Kabastusan. Alam mo ba na inutos sa Quran, inutos mismo ng Allah na huwag ka mag-iinsulto? Ako sa personal account ko lang, minsan nagsishare ako ng mga post na about sa mga santo, ganyan. Pero nilalagyan ko lang maayos na caption. Caption na hindi siguro gaano masasaktan yung mga non-Muslim kapag napanood. Something na magiging common sense, obvious sa kanila na mismo sila pagtatawanan nila yung ginagawa nila. Na sa caption ko, medyo hindi siya gaano ganun na masasaktan ka. Nagbibigay lang siya ng common sense na kung ano ba yan, ano ba to, pinapasayaw mo yung idols mo, binibenta, dinadamitan ng something na hindi siya masasaktan, pero mukhang konti lang na ma-obvious siya na mako-common sense siya na mali yung ginagawa nila. Ganun lang ako, siya sa personal account ko yon, which is mga kaibigan ko lang makakita. Ngayon, kung tignan mo kung paano magdawa sa Islam. Imagine mo kung paano magpahayag ng magdawa sa Islam. Sinabi ng Allah sa Quran, "Udu'a ila sabili rabbika bil hikma." Magdawa ka sa daan ng iyong Panginoon. Ito English to, itatagalog na natin. Magdawa ka, magpahayag ka, mag-invite ka sa Islam sa daan ng iyong Panginoon with wisdom, na may karunungan, no? May kaalaman. And beautiful preaching, at magandang pagpapahayag ng Islam. Quran ito, utos ng Allah. And argue with them in the way that are best and most gracious. At mag-argue kayo para makipagtalo kayo. Dito kasi sa Tagalog yung argue is talo. Pero parang debate na ito. Makipag-debate kayo sa daan kung saan the best na way, no? The best na pamamaraan na may mabuti. Tama mo, maganda, gracious. Tapos, yun, ang Panginoon mo, ang best na nakakaalam, for your Rabb knows best. At ang Panginoon mo ang nakakaalam. Higit, no, mas nakakaalam. Who have asked trade, sino ang naligaw sa kanyang landas, at sino ang nakatanggap ng guidance. So, inutos ng Allah sa Quran na magdawa kayo sa daan ng iyong Panginoon na may kaalaman. So, kung wala kang sapat na wisdom, kaalaman, is try natin tumahimik at huwag mag-join sa mga ganitong debate kuno na hindi naman talaga debate. Nag-aasaran lang, nagsisiraan, nagsasayangan lang ng oras, nagmumurahan. Yan ba ay panghihikayat sa Islam? Sa tingin mo, magmumuslim ang mga Kristiyano pag ginagayan mo sila? Magmumuslim ba itong mga tao na puro pagmumura lang at maruming dila ang nakikita nila? Isa pa, meron pa sa aya, isa pang ililagay ko lahat to sa description, inshallah, pantignan mo sa comment. At sabi, huwag manlait sa mga sinasamban nila. At huwag manglait sa mga sinasamban. Ang Allah nag-utos, at huwag mong laitin. Huwag manglait sa mga sinasamban nila, mga hindi naniniwala, bukod sa Allah. Baka sakaling bastusin nila si Allah ng walang kaalaman. So, tinagalog ko na yung English, tinansin ko na huwag mong laitin din yung mga sinasamban nila. Ang Allah mismo na nag-utos sa atin, mga Muslims, na huwag mong laitin ang sinasamba nila. Imagine mo kung gaano kadakilang Allah. Niwala siyang kailangan sa mga tao na to. Kahit din, naglalagay pa sila ng Diyos, kumikilala pa sila ng iba bukod sa alam na nga iisa lang ang Diyos, ang Allah. Mismo siya, wala siyang pakialam. So, huwag mong laitin para hindi din nila laitin ang Allah na wala silang kaalaman. Sa gayon, kami ay gumawa ng patas sa bawat bayan ng kani-kanilang mga ginagawa. Kung gayon, sa kanilang Panginoon, sa Allah, ibig sabihin, ang kanilang pagbabalik at ipapaalam niya sa kanila ang lahat ng dati nilang ginagawa. So, kumbaga, huwag mo silang laitin para hindi laitin nila, para hindi nila laitin ng Allah na walang kaalaman, o bastusin ng Allah. At
Sa bandang huli, sila din ay babalik din sa Allah at ipapakita ng Allah lahat ng ginawa nila dati. Yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. So ang Allah nang bahala doon sa kabilang buhay, sa araw ng paghuhukom. Dahil dito pa lang is na-warning na sila. So, kita mo, ito lang may share kong dalawang verse na siguro sapat na para sa atin. At sa nakikita ko, both may kasalanan. Itong walang kaalaman na nag-share ng ganyan na isang hindi Muslim. At yung mga kapwa din natin Muslim na kasali sa mga ganitong klaseng grupo is may kasalanan din. So kung may nanonood isa sa inyo, please, pagsabihan nyo yung mga iba na umalis na sa ganitong group, i-delete nyo na yung ganitong grupo at hindi nakakatulong sa inyo. Dahil mas nagkakasala ang mga Muslim na andyan na nagtuturo ng nagbabatikos lang, nagmumurahan lang, na against ka sa turo ng propeta, against ka sa turo ng Allah, against ka sa turo ng Islam. Hindi yan ang tinuturo ng Islam, paano ka magdawa. Ito, book ng dawa, gusto mo ng ganyan, tignan mo. Yan, libro ng dawa. Ang dami pa yan, no? Hindi ko pa na matapos. At pag binasa mo, makukonsensya ka, pati ako, ang dami ko pang hindi pa nasusunod dito. Ganong katindi, ganong hindi ganong kadali ang pagpapahayag ng Islam. Kaya nga ako, madalas, vlogs lang ako, ganyan. Dahil ayoko talaga pasukin masyadong malalim na ganito na hindi tayo sapat, qualified sa mga kaalaman na ganito. No? Pakita mo na lang ang kabutihan ng Islam. Pakita mo na lang na may nakita kang nahulog na wallet, ibinalik mo. May nakita kang marumi, nilinis mo. May nakita kang bato sa kalsada, inalis mo. Tao, nasalubong mo, ngitian mo. Charity. Yan, gawa ka na ng ganyang bagay, baka makonvince mo pa sila sa Islam. Magtaka sila, ang babait pala ng mga Muslims. Oo, kasi ito ang turo ng Islam sa amin. So kami ay sumusunod lang. Hindi yung pasok ka sa mga ganyang online, batikusin, murahin, pati si Jesus dinamay mo na hindi mo alam propeta natin sa Islam na dapat respetuhin. Ikaw ay nagkakasala din. So please lang, kung sino man kasali sa mga ganyang group, pakishare ito sa group na yon nang matapos na yung mga kabalastugan na ganyan na ginagawa nila na wala sa Islam. Nagkakasala ka lang na hindi mo alam. Mabuti, ayusin na lang natin yung mga sala natin. Balik lang tayo sa mga pamphlets, aklat na pag-aralan ulit natin kung tama ba yung mga ginagawa natin pagdadasal, ablution natin. Tama ba yung mga sarili natin, yung mga kapatid natin nagtitiktok, yung mga pamilya natin na pabayana sa Islam. Ayusin na lang natin yung problema natin, yung sarili natin maruming bakod. Kesa dumihin paralo natin yung mga bakod na marumi na. Nagets nyo? So sana may natutunan ng lahat. Hindi yung puro nakita lang yung ganitong post, galit na galit post lahat. Share, may caption na pagmumura, ay walang hiya talaga to, dapat ka mamatay. Ewan ko kung nabasa ko yan, may nabasa akong comment na ganun eh. Oo, dito yung sinabi yun eh. Naka-caption doon na, kung sa Mindanao ka lang, wala ka ng ulo, patay ka na dapat. Ano yun? Patayin mo yung tao na inosente, walang alam din sa ginawa niya. Ignorante pa, isip bata pa sa ginawa niya. Kahit sabi mo may pamilya na siya. Papatayin mo yung ganun klaseng tao na hindi naman siya mismo yung umapak ng Quran. Papatay ka na mismo yung Quran nagsasabi huwag kang papatay ng walang justice. Gaano kalaking krimen ang ginawa niya? Hindi ko sinasabi na okay lang, apakan niya lang yung Quran. Pero hindi sapat yung batas doon na papatayin din. Judge ka ba? Alam mo ba kung ano yung gawain ng judge na okay, pwede nang patayin tong tao kasi inapakan niya yung Quran? Ganun ba yun? Maniniwala pa ako kung pwedeng paluin ng latigo siguro. Ganun kababaw na parusa. Pero yung patayin, basta-basta, buhay yan. Buhay ang usapan dyan. Hindi basta-basta pwede magbitaw ng patayin dapat yan. Sa ganun nang naginawa niya. Malay mo, mag-Muslim pa yan at magbago. At maging preacher pa kaysa sa'yo. Malay mo, mag-aral yan, matuto yan. Magtaka yan kung ano ba yung shinir niya na aklat. Quran, ano ba yon? Magbasa yan ng Quran, mamaya maging Muslim yan. Mamaya i-preach niya kung ano yung nilalaman ng Quran. Mamaya maraming mag-Muslim dyan kaysa sa'yo. Di mo alam. Kung sino babaguhin ng Allah, sino na sa tamang landas. So mag-ingat-ingat po tayo, huwag masyadong mataas sa sarili. Chine-check ko yung mga ibang profile na mga nagmumura doon na sana mamatay daw yan. Check mo yung mga iba, wala pa nga hijab eh. Gusto mo mamatay yung taong umapak ng Quran, pugutan ng ulo, pero sarili mo ni wala nga hijab. Ano yun? Sumusunod ka ba doon sa batas ng inapakan niya? Malay mo, yun na yung ginawa ng Allah paraan para magising-gising yung mga Muslim na nagtutulog-tulugan na pinabayaan ng Quran. Ayaw sundin yung mga batas dyan, no? Allahu alam. So sana po naunawaan ko ano nilalaman ng video na ito. Maraming salamat. Patas ito. Hindi ko kinampihan ito. Sana hindi makitig ang utak na akala kinakampihan ko to. Patas tayo dito. No, ito ang Islam. Peace at madali. At pagmamahal. At pag-uunawa. Masalam. Shukran.